Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Umuulan pala nak. It's raining. Raining. Sana ngayong araw na to ay hindi kayo maglabas-labas. Uy. Raining. Run baby, run. But you careful ha, kay maumod ikaw. So, after yung party-party, ito back to normal, back to work. Pero faguda pa ang mga katawan. Dahil medyo daming ganap nung weekend. So, si Pars natin ay day off niya ngayon. Buti pa si Pars. Tulog pa. Wala, bakit di ko dinala yung aking payong? Hindi ko naman alam na umuulan. Ay, naku po. Okay, Mixo, you sit down na. Mama, now I'll be ready. Okay, yo, sit down. Yung marimpinin nyo na papunta na ng trabaho, lutang na lutang pa. Inaantok pa talaga ako ay. Si Mixo kasi kagabi, ubo siya ng ubo. Dry ubo ba? Hindi ako makatulog dahil sa ubo niya nagigising ako. Ede, wala na magtulog si Marimpin ninyo, puyat na naman. Pero kailangan magtrabaho. Ganyan talaga yung working mom. Kaway-kaway sa mga working mom dyan na kahit puyat, mag-alaga ng bata, kailangan pa din nating pumayod. Uy! Sana lang itong ulan na to ay hindi to whole day. Wala talaga akong dalang sombrero. Meron kayang payong doon sa work. Pwede kong hiramin mamaya if ever man na lumakas yung ulan. So it's promise this day, tomorrow, and next day ay malamig tapos ulan. Pero sa Wednesday daw ay baka uulan ng snow. Mag-change na sana kami last week ng summer tires. So buti na lang binalita ulit na magsusnow. Eh, sabi ko kay Pars, huwag mo muna palitan ng summer tires yung sasakyan ko dahil alam mo naman na lagi kaming umaalis ni Mixo sa bahay para iwas disgrasya ba kasi sobrang dulas. Tapos yung trabaho ko minsan maaga pa, pag meron akong pang umaga lumalabas ako ng 5 o'clock, dulas-dulas pa, magma-minus daw kasi sa Wednesday eh, but I don't know if totoo yan. Pero ngayon pasok muna tayo sa work. Nakauwi na lang ako ngayon pa ako nakapag-vlog ulit. Sobrang busy namin sa work. Ang dami kong nilinisan dahil week galing sa weekend. Tapos yung mga rooms ay madumi. Makalat. Ayo, ito nagsumbong. Nagsumbong siya na palaaway daw yung kanyang classmate doon sa daycare. Uy, let's go inside. Tawa siya, oh. Yan, ihatid ko lang to dahil andyan naman si Pars sa loob ng bahay. Day off niya pa kasi. Meron tayong time mamisita sa ating malaking Mr. Bean. Pasok ko lang yung ating Mixo at ako'y maglalagay ng lipstick kasi naiwan yung aking lipstick sa bahay. Yan, oh. Putlang-putla si Marimpin. Putla ba? Or andyan pa yung lipstick ko kanina. Grabe, laki na ng noon natin, Mars. Ayan o. Ang dami niya daw kinain ngayon. Busog na busog daw siya. Kumain daw siya ng dalawang pirasong potato. Tapos meron yung beans. And then, what else you eat, Rakas? Huh? Meat? No. What? It wasn't meat. It was not a meat? It was. What it was? It was. A herni. Yo! A herni keito. Ei ollu herni keito. Se eilen mepil oli herni keito. Ai joo. Ja nyt ei, aksen ei ollu. Eiko? Ei. Mei, maita tuuse. Ang cute magsumbong. See guys. Namiss ko to eh. I visited only leipa.
Yo. Na kami sa loob. Na-miss nyo ba yung ating Mr. Bean? Yung ating malaking Mr. Bean? Tagal-tagal din tayong di nakapunta dito ah. Silip-silip muna sa Marine Queen eh. Kung walang tao dun sa likod, sana lang walang tao. Tagal-tagal nating di nakapunta dito. Ano na mga Mars? Wala kayang tao dun. Wala naman, parang safe naman si Marine Queen, sumulong dun sa likod. Kaya tara na, wala naman tao. Mahina ang panagat ni Marine Queen eh. Mga lanta na gulay yung badami. Tao pala dyan. Pwede tayong lumabas dyan kasi may tao dun. Parang may palabas dun na staff. Kasi may naka-antay dun na sasakyan. Magpipick up siguro yun ng grocery, yung online grocery ba?
tingin good sila kay Maring Queen. Sana po galing na grocery din ako. Kita niyo po yung sasakyan. Tabang labas lang pala tayo dun kasi lumabas talaga yung staff. Ayun o. Andun siya. Nagaano siya. Nag-deliver ng mga goods. Nag-order talaga yun sa online. Andun. My stuff. So, yun lang yung ating harbat. Madaming tinapay. Kinuha ko yung tinapay dahil paubos na yung mga tinapay namin dun sa bahay. Tapos yung tinapay na nakuha ko ay mga brown bread. Yun yung aking kinukuha na tinapay. Bilisan mo na yung pagkalkal, Mars, kasi raining is coming na. Tingnan natin dito kay San Gilvin kung meron tayong maharbat. Baka inunahan na naman tayo ng malaking basurahan. Uy. Mas lalong wala. Yan, wala na yan. Papel na yan dyan. So, yun. Mabilis ang kalkal na. Basta, Lunes talaga. Either makakuha tayo ng jackpot or yung ating maabutan ay mga lata na gulay. Dahil weekend. Tapos pag weekend, hindi yan sila masyadong nagtatapon. Gaya dun sa malaking Mr. Bean natin, no? Tatlong bin lang yung may laman dun. And mostly mga gulay ang nasa ilalim, mga lata na. So, pati yung mangga, nag-water-water na yung mangga dun. Yung mga gulay. Wala. Pag walang naabutan, huwag natin ipilit yung ating sarili, Mars. Makihurt ka lang, Mars. Ay, uwi na tayo. Hindi pa natin araw ngayon para bigyan tayo ni Mr. B ng bonggang jackpot. Yan yan talaga yan. Minsan may makuha, minsan wala. At least may nakuha akong tinapay. Mahal na din yung tinapay, ha? Magkano yung balot ng tinapay? Nasa halagang 3 din yun, 3 euro. Yan, nakasave ako. Ilagay ko lang naman kasi yun sa freezer. Tapos pag ubos na yung stock namin dun sa cabinet, automatic defrost na yun siya. Yan, itry nyo i-freezer yung tinapay. It works naman. Tapos pag kinuha mo na dun sa freezer, and then nag-melt na yung ice niya, or malambot na siya, para na ding bagong tinapay. E minsan, iniinit ko dun sa maliit namin na oven o yung air fryer namin. Fresh na fresh from oven. So, uwi na tayo, Mars. Minghaw man tayo ngayon, Mars. Tamang-tama yung aking pagdating dito, eh. Nakaramdam na akong gutom. Hindi kasi ako nagmerienda bago lumaba. Natid ko lang talaga si Mixo dun sa loob. Ngayon, pagbalik ko, ay, yung mga alaga ko sa tiyan, naghahanap na ng pagkain. Pero kanina nung pagkatid ko kay Mixo, ang bango ng bahay, luto yata si Pars. Hindi ko na inabala tinignan ano yung
Nangangamoy doon sa bahay pero amoy pagkain kanina pagpasok ko. Kapagpahinga din ang Maring Queen ninyo. Nakapagpahinga din si Maring Queen ninyo. Halata naman yung nakuha natin na orange oil. Ito, kahit ganito lang yung nakuha ko, tuwang-tuwa si Pars. Dahil yung tinapay ay matagal yung nasira. So ito o. Ka-plastic pa siya. Double yung plastic niya. Ano ba itong mga tinapay na ito? Ayan, ano nga talaga siya? Healthy na mga tinapay. Brown, tapos pehmo palat. Ano ba ito? Gluten ito? Ano klaseng bread man ito? Pero sabi ni Paz, save lang daw namin ito. Ito, gusto niya itong ganitong tinapay. Pag kumuha ako ng tinapay, gusto yan ni Pars. Pero pag may nakita kayong tinapay doon sa bin, tapos hindi ko kinuha, hindi namin yan gusto. Kasi alihin naman po namin yung tinapay na ayaw namin eh. Malalata lang din yan dyan sa kabinet namin. Ito na yung salad natin. Sira naman itong salad. Kalahati okay, kalahati hindi. At least may salad na ako. Ayan o. Para siyang broccoli. Ganyan na siya kaliit. Ayan, hugasan lang natin yan. Okay na yan. Katipid ako sa tinapay ngayon. Madami tayong tinapay. Nakalimutan ko na naman bumili ng wipes. Ubos na naman yung binili ko last. Chicken pala yung niloto ng ating Pars. Ulam namin. Tapos nagsaing siya ng kanin. Yan yung kanin na sinaing niya. Oh. Yan. Marunong na talaga yan si Pars natin magsaing ng kanin. Alam niyo dati, hindi yan marunong magsaing. Natawa ako niyan dati nung first time siya pinaluto ng rice. Tapos, tingnan nyo kung paano siya magluto. Yung style niya is, alam niyo yung style natin pag meron tayong malaking okasyon, tapos magpapakulo lang tayo ng tubig, tapos ilagay yung rice. Yun yung style nila dito. Kahit kunti lang, magboil muna ng rice, tapos ilagay yung bigas pag kumulo na yung tubig. Tapos, hindi siya masarap. Iba pa din yung madami ang bigas na yung style. Ano ba tawag niyan, oy na? Magpakulo ka muna ng tubig. Tapos, lagay mo yung rice. Magluto si Pars niyan. Hindi man masarap. Matigas, hilaw yung kanin. Kaya tinuruan ko siya kung paano magluto na ang gamit ay yung sukat-sukat lang ba dito sa finger natin. Natuto naman si Pars. Kaya ngayon yung rice ni Pars ngayon ay masarap na. Hindi na gaya dati na pack. Kamatis, kasi wala na kaming kamatis. Kamatis. Tapos kunting salad, para lang akong namili doon sa tindahan. Kunti. Kunti lang yung nabili kasi yun lang yun ang budget. Ay, salamig. What's that? Not so plenty of candy, oy. Kayo naman. Huwag masyadong madaming candy. Sira. Itong mangga, oy. Ayun, lata naman siya. Uy! Galit yung dalawa dyan. Uy! Itong mga lata na, hindi ko na ito isalit itong mga lata. Akala ko okay pa yung mangga, pero lata na siya. Yung ano na salad, kamatis. Nag-upo lang ako kanina nung pagdating ko, kumain ako agad. And then, after ko kumain, umupo lang din ako dun sa sofa. Tinatamad tuloy ako magdalaw-galaw. Naglagay na lang ako ng damit sa laundry na
Naglagay na lang ako ng damit dun sa washing machine. Kami nakalaban ng weekend. So yung aming labahan doon, sobrang dami na. Hindi pa nga kami nakapagligpit sa mga bagahin namin kahapon. Galing doon sa bahay nila Yani na ginamit namin. Andun pa sa Malepa. Kagabi, antok na talaga kami kagabi. Hindi na kaya ng power kagabi. Ay, abot yung puyat tapos pagod. Mita. Yow, yow. Well, you are smiling. Yow, yow. Well, you are smiling, dong. Yow, yow. Ikaw, dong, ha? Ah, ako, dong. Ah, ikaw, dong, ha? Ako, dong. Ay! Ah! Ikaw, dai, ha? Na, basa. Ikaw, dai. Nabuhos yung gatas dito. Sis! What's that Mixo is eating? Strawberry candy. Hey, not so plenty of candy. Hey! Mixo! Mixo lahuamin ang kuwa tapos. Ah, huwamin on se kuwa. Äitin pitää laittaa vaatteet. Bukas pala ay may... Ano si Mixo natin? May pictorial ulit. Kailangan ko to fill up. Ito kasi yung papel na ibibigay namin bukas dun sa daycare. Para if ever man na may gusto kami sa picture ni Mixo, ito, makukuha namin yung code. Bukas pala. Hanggahan ko bukas yung hatid dun kay Mixo. Dahil may lakad na naman sila. Ano na to? Ano kaya ang kukunin ko kay Mixo? Meron siya dyan, pero 1 year pa lang siya dyan. 1 year and 6 months yung luma doon. Tapos ngayon ay mag-4 na siya. Wala na. First na lang yun eh. Kasi last year, hindi kami nakakuha last year. Ito na lang. Ah, alam ko na ano ang kukunin ko kasi wala pa siya yung... Yung parang magnet na picture. Yun yung kulang dyan sa kanya. Merong magnet dyan na picture pero mukha ni Ellen. Yun yung kukunin natin. Yan, parang siyang ganito. Yan. May choices siya kung ano yung gusto namin. Pag tapos na yung pictorial nila bukas. Pilapan ko muna to. Yan. Prepare ko na yung damit ng ating Mixo ngayon para bukas ng umaga, hindi na kami magmadali. I-ask ko na lang to sa caretaker niya na ipasuot to kay Mixo. Yan lang, t-shirt lang yung aking ipasuot. Yan yung maganda pag lucky kasi simple lang talaga sila. Mga polo shirt, mga long sleeve, ganyan lang yung aurahan ng mga boys. Pero pag babae, ang sarap bihis-bihisan. Tatalian mo yung buhok, lagyan mo ng ipit, tapos... Mga dress-dress, itong mga boys, very easy lang, ayan. Yan lang, pasuot ko bukas para sa kanilang pictorial. Yung pants at yung t-shirt, ayan. Wala kasing ibang pants si Mixo eh. Usually, meron si Mixo dyan ay yung mga jogging pants. Yun pala yung hindi ko nabili sa Pinas, yung mga pantalon ba? Hindi kasi mahilig si Mixo eh. Ayaw niya, lalo na pag naglalaro siya, mas gusto niya yung jogging pants kasi malambot daw sa balat. Tapos, hindi siya nahihirapan. Kasi ito, ganito, mga party-party lang talaga ito pinasuot ko kay Mixo. So, bukas dahil may pictorial sila, yan, ito yung aking ipasuot sa kanya. Polo lang si Mixo. Gupitan ko kaya ngayon, no? Maka magwawala yan. Ah, late na din. Paggupitan ko yan ngayon. Wala, bakit madumi to? Bagong laba naman to, ah. Dumi ba yan? Hindi naman pala madumi. Akala ko madumi. Ah, para guwapo yung ating Mixo bukas.
Diba? Suot natin kay Mixo. So, lagay ko lang to sa bag para hindi ko na makalimutan. Kasi pag umaga, ang dami kong nakakalimutan. Ayan, nung last time na meron pala silang activity, nakalimutan ng nanay. Na late tuloy kami. Ready na matulog yung ating Mixo. Mixo! Okay, go to bed na, go to bed. I have to take my favorite monster. Ay, favorite monster niya daw. Diyos ko, yung favorite monster niya. Patulogin ko to ng maaga. Kasi medyo pagod pa to. Kanina, maaga kasi ako nag-work. So, maaga din si Mixo. Gumising. 6:30, gising na yan siya. Tapos natulog yan ng... Ano oras ba? Ay, nakatulog kasi yan siya kagabi ng alas 8 eh. Yung nagbiyahe kami. Tapos nagising siya nung dumating kami. Okay. Go. Okay. Mga 30 minutes din siya bago nakatulog kagabi. Kasi nga, nagdadrama na hindi na daw siya inaantok. Akala niya, nag-nap time lang siya. Sabi ko, oh, hindi. Ika'y matutulog na. Ayan. Gusto niya daw muna manood ng iPad niya. Sabi ko, 15 minutes and then matutulog ka na. Naglaro-laro din kasi yung kanina eh. Kinalat niya na naman yung kanyang kwarto doon. Naglaro-laro pagdating niya. Sana hindi ka na mag-ubo-ubo ngayon para makatulog din ako ng mahimbing Mixo. Kagabi, yung pagod na pagod ka. Tapos, nagising ako mga alauna dahil ubo ng ubo si Mixo. Mga 2 hours din ako gising. Nagising ako alauna, nakatulog ng alas 3. Tapos, yung alarm clock ko is 6 o'clock. Dahil, nag-edit pa ako bago umalis kanina. Mamimiss ko kayo pag hindi ako nakapag-upload. Kaya, gumising ako ng maaga kanina para mag-edit. Ngayon, patulogin ko muna yung ating Mixo. Mamaya na ako mag-dry ng buhok. So, mag-end up tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.